Hello mga sangkay! Welcome back to my channel. Ito po muling yung sangkay na si Sangkay Lons muling nagbabalik. Kumusta? Kumusta kayong lahat mga sangkay? Sana nasa maayos na kalagay ng lahat mapa dito sa Pilipinas or sa mga nasa ibang bansa. Dobling ingat tayo mga sangkay, no? So mega mega love shoutout sa inyong lahat. Sa Team Sangkay Original, Team Sangkay Sponsors, Team Kalingap, Kuya Val, Ate Edna, Kalingap Rob, sa lahat ng aking mga followers, supporters, and subscribers, sa mga lolos, lolas, OFWs, and PWDs, sa Unicap and Karepa members and officers, mega mega love shoutout sa inyong lahat. And of course, I love you all. Oh, mga sangkay, kumusta? Kumusta kayo? So, ngayong araw, pag-usapan natin yung mga kumakalat na balibalita tungkol sa peace talk daw, no? Maraming mga nagpi-PM sa akin, maraming mga nagme-message sa akin na kung totoo daw ba na nag-offer ako ng peace talk para dito sa kabilang grupo. maraming mga gusto ko lamang pong linawin, no, kasi maraming mga nagsasabi na sangkay baka ipagkanulo mo yung Kalingap. Hindi ako si Judas. Hindi ako si Sangkay, hindi si Judas Iscariotes na pwedeng ipagkanulo yung Kalingap. Alam niyo, subok nyo si Sangkay, na ang puso ni Sangkay ay nasa Kalingap. Ang aking suporta ay buong suporta ay nasa kay Kuya Val, Kalingap Rab, kay Ate Edna, sa buong Kalingap. Mahal ko po yung grupo na ito. Ano man ang mangyari, nandito pa rin si Sangkay, buong susuporta kay Kuya Val. No, ano man ang mga dapat gawin ni Kuya Val, ano man ang mga proyekto, si Sangkay ay nakasubaybay na sa likuran ni Kuya Val. No, nasubukan nyo na ako, marami ng mga pinagdaanan si Sangkay dito sa Kalingap na ito. Hindi si Sangkay bibitaw, no, sa kung ano man mga pagsubok na yan dyan sa Kalingap, no. Full support si Sangkay. So, huwag kayong mag-alala, mga kakalingap, sa lahat mga solid supporters po dyan, kaisa po ninyo ako, no. So, ito pag-usapan natin yung kumakalat na na balibalita na tungkol sa peace talk na ito. Ang totoo po, wala akong ililihim sa inyo. Ako po ay nag-reach out kay Marilyn Chang. Kinausap ko siya. Ganun kasi tayo, no. Kinakailangan kung tayo man po hindi ikababawas sa pagkatao natin ang manghingi ng pasensya sa mga tao, yun ang the best para sa atin, no. Nagkamali ka man o siya ang nagkamali, ang mahalaga dito, marunong tayong magpatawad sa kapwa natin. Ano man ang mga sinabi ni Marilyn Chang tungkol kay Sangkay, wala kayong narinig kay Sangkay na batikusin or matinding pagbatikos dito kay Marilyn Chang, kagaya ng kanyang mga ginagawa sa amin, no. Isang beses lang sumagot si Sangkay dito kay Marilyn Chang. So, nag-PM ako kay Marilyn Chang, sabi ko kung pwede, stop na natin itong itong bagayan na ito. Ako'y nakiusap sa kanya na kung po pwede, kasi hindi na healthy. So marami ng mga taong affected dito, no? Nasasagasaan si Kuya Val. Sobra akong nasaktan nung sinabi ni, yung narinig ko na yung, kung maalala ninyo yung aking live or video nung nakaraan, na halos umiyak ako nung narinig ko yung sinabi na sana mabangkay sa sasakyan, magkawatak-watak yung mga utak. So sobrang hindi ko po nagustuhan yon. So kaya ako po ay una na mismo na nag-reach out dito kay Marilyn Chang na kung sana i-stop na yung mga hatred, kung ano man meron na sa puso natin, no, kalimutan natin. So palitan natin ng pag-ibig or ng love sa puso natin. So sinabi ko sa kanya, kung pwede lang, please lang, stop na. Hindi na healthy yung mga nangyayari. Humingi ako ng sorry sa kanya kung ano man yung aking mga na-post, kung ano man yung aking mga nasabi. Sabi ko sa kanya, dahil nasaktan lamang ako doon sa kanyang mga salita, na yung sinabi na sana masagasaan, magkawatak-watak ang utak. Nagpaliwanag naman si Marilyn Chang sa akin. Sinabi niya sa akin na yung sinabi niyang yon ay patungkol sa mga bashers niya. Hindi daw po patungkol doon sa matubang family.
Sabi niya sa akin na dahil sa mga nagbabash sa kanya, kaya daw niya nasabi yon. So, para sa akin, gusto kong kalimutan na lahat, no? Dahil kami ni Marilyn Chiang ay merong pinagsamahan. Kahit papano, vina-value ko yung mga ganyan, no? So, kaya ako mismo ang unang nag-reach out sa kanya. Pero, ito yung sinasabi, yung kumakalat dyan sa kanila, na humihingi ako ng peace talk, wala po akong hininging, ano, wala po akong sinabing ganyan. Ang sinabi ko lamang po sa kay Marilyn Chiang na, kung po pwede, total, nandiyan ka sa grupo nila, pwedeng pakisabihan sila na mag-stop na, no? Dahil hindi na maganda yung lumalabas sa mga bunganga, sa kung sino-sino man ang mga nagla-live. Sabi ko, affected pati mga viewers. Hindi lang yung grupo ng Kalingap ng Karepa ang affected, kundi yung mga viewers. Sila rin po ay nagsasawa na sa mga bangayan, sa mga murahan, kung ano-ano mga hindi magagandang lumalabas sa mga bibig ng bawat isa. Kaya sabi ko sa kanya, pakirating sa kanila kung pwede lang, total nandiyan ka, please, stop na. Tigilan yung mga bangayan. Wala akong sinabi na nag-o-offer ako ng ano, ng peace talk. At nagulat na lamang ako at merong lumalabas na merong akong mga naririnig. Sinasabi na merong mga demands ang ano, yung kabilang grupo. Makikipag-usap sila kung meron silang mga tawag dito, inilatag na mga dapat gawin, no? So, napag-isip-isip ko ano ito. peace negotiation ng NPA at saka militar. Na merong mga inilalatag na mga kasunduan. Para sa akin, no, walang masama kung magkaroon tayo ng ano, ng peace talk, no, para sa akin. Para sa akin, welcome yan kasi para sa kaitatahimik ng lahat. Pero kung tayo po ay bukal sa ating puso, sa ating kalooban na tayo magkaroon ng katahimikan, magkaroon tayo ng peace talk, no? Walang mga ilalatag na mga tawag dito na mga negotiations or kung ano man ilalatag ninyo ng mga anong tawag dito? Meron silang tawag diyan, nawawala ko sa sarili. Mga pagkakasunduan, 'yan, no? Kung ano yung inilalatag nilang mga pagkakasunduan, no? Walang dapat ganon kung bukal sa ating puso. Tandaan po natin, no, si Chorva nung pumunta sa Daet, nung nag-ano siya, nag-declare siya ng peace, no, ng ceasefire, wala siya, si Kuya Val walang inilatag na kung ano-ano dyan, na mga kasunduan, no? Walang inilatag si Kuya Val na ganito, ganito, ganyan. Tatanggapin ka namin, tatanggapin natin yung ceasefire na yan, pero dapat ganito ang gawin ninyo. Wala. Walang ganun. Kusang winelcome ka agad ni Kuya Val. Pero dito sa kabilang grupo, meron na silang mga inilalatag dyan ng mga kasunduan. Hindi dapat ganun, no? Kung galing sa puso, kung bukal sa puso, kung talagang gusto ninyo ng katahimikan, walang mga kasunduan na ilalatag dyan, no? So, umuli po, uulitin ko sa inyo. Ito po ay nakipagkasundo ako between sa akin at saka kay Marilyn Chiang, hindi sa kabilang grupo, no? Nabanggit ko lamang po yun kay Marilyn Chiang na kung po pwede, pakisabihan na manahimik na, tumahimik na para sa ikatatahimik ng lahat. At si Marilyn Chiang din, nakiusap sa akin na kung po pwede, tumigil na rin yung kabilang grupo sa, yung grupo namin na makipagbangayan, no? Ang para sa akin, sinabi ko sa kanya na ipararating ko ito sa kanila, lalong-lalo na kay Ban at Bagsik, kasi yun yung kanyang pinuponto para sa akin na tumahimik si Ban at Bagsik. Pinagsabihan ko rin sila. Yun lang po, no? Yun yung aking paglilinaw dito sa lumalabas, kumakalat na na balibalita na ako daw po ay nag-offer ng peace talk. So, ang peace talk po ay para sa aming dalawa ni Marilyn Chiang, hindi para sa Kalingap, para sa kabilang grupo. Wala po akong power na para mag-offer ng ganyan, no? Ng peace talk. Ang sa akin lamang po, katahimikan ng lahat, no? Katahimikan ng lahat para wala ng gulo, para manahimik. At ito, uulitin ko, ang peace talk namin ay sa amin ni Marilyn Chiang, no? Maliwanag po ang lahat po niyan. Hindi po ako nag-offer ng peace talk para sa Kalingap at saka sa kabilang grupo. Mas maganda kung magkakaroon ng ganyan. Siguro ang may karapatan lang dyan na mag-offer si Kuya Val, kung meron man, at saka yung kabilang grupo.
Pero para sa akin po, wala po akong power para mag-offer ng ganyan. Sana maliwanag ang lahat mga sangkay, no? So maraming maraming salamat mga sangkay sa panonood dito sa aking video nito. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe kay Sangkay Lon, subscribe niyo na po ako. Click yung notification bell para updated kayo sa lahat ng mga videos na aking gagawin. Like and share itong video na ito mga sangkay. So kita-kits tayo ulit sa susunod na video na aking gagawin. Ingat kayo sa ang dako ng mundo mang kayo naroroon. Paalam na mga sangkay. Paalam!